I want somebody to share. I'm gonna live my life. There's a chance you will be there. Good day, mga kabibi. Ang pag-uusapan natin ngayon is copyright. Marami akong papel. 3 pages. Unang-una, madami ka bang copyright? Or mahilig ka mag-cover ng kanta? Or mag-live? For sure, may copyright yan. So kung meron kang copyright, para sa'yo ang video na to. Pero bago yan, intro muna tayo. Chris TV Log. Unang-una, ano ba ang copyright? Copyright is a legal means of protecting an author's work. Or mas madaling sabi, ito yung pumuprotekta sa mga original work ng artist, kagaya ng video, picture, kanta, or music. Parang tinagalog ko lang. Tanong, paano malalaman ni YouTube na may copyright ka? Nadedetect ito ni YouTube sa pamamagitan ng lyrics at melody. Sino ang nagka-copyright claim? Kalimitan sa nagki-claim ng copyright ay ang mga recording company or composer. Bihira ito sa mga artist, pero meron din mangilan-ngilan. Tanong ulit, lahat ba ng kanta may copyright? Wala, hindi lahat ng kanta may copyright. Katunayan, may mga cover nga ako sa channel ko na walang copyright. Tanong ulit, namomonetize ba ang may copyright? Yes, meron song na namomonetize at meron song din na hindi namomonetize. Depende kasi ito kung saan lugar ka nakabase or kung saan lugar nakabase ang channel mo. Para mas madali, gumawa ako ng chart. Eto, tingnan natin. Unang-una makikita dyan, eligible tsaka ineligible. Kapag eligible, qualified, acceptable, suitable, entitled, allowed. Yan yung mga meaning nun. Ibig sabihin, pwede. Ma-monetize. Ineligible, unqualified, disqualified, disentitled, not allowed, not acceptable. Ibig sabihin, hindi ka mamamonetize pag may nakalagay na ineligible. So ano ang effect ng eligible at ineligible? Sa eligible, namamonetize pero sharing kayo sa revenue. Sa ineligible, hindi namamonetize at walang revenue, minsan dinidelete ni YouTube yung video. Mas maganda din na i-delete mo na lang siya. If ever naman na hindi ka pa monetize at madaming watch hour, i-private mo na lang yon para hindi mawala yung watch hour. Dito naman tayo sa next chart. Copyright claim versus copyright strike. Copyright claim, na mamonetize pero sharing kayo sa revenue ng owner. Ibig sabihin, hati kayo. Ang alam ko, 60-40. 60 kay owner, 40 sa'yo. Copyright strike, automatic hindi mamamonetize at walang revenue ang video nito. At automatic din na dinidelete ka agad ni YouTube yung video. So anong effect nito? Ang may copyright claim, ang epekto nito, pwedeng mawala ang video or madelete. At sa copyright strike, pwedeng mawala ang channel mo or madelete. Ah, remind ko lang, ang copyright strike hanggang 3 lang. It means pag nakatatlo ka ng strike, madidelete na yung pinaka-channel mo. So yun ang effect nun, channel. Hindi katulad ng copyright claim, video lang ang mawawala. O kumbaga, mas okay-okay pa rin yung copyright claim. Pero mas maganda kung maiiwasan ang mga copyright na ito. Pero sa kagaya nating banda, medyo mahirap iwasan. Kapag usapang music kasi, kailangan mo ng license. Ang license ay may dalawang uri. Ang mechanical license at synchronization license. A mechanical license is an agreement between a music user and the owner of a copyright composition that grants permission to release the song in an audio only. Bali, audio format lang siya. Interactive audio streams, digital download CDs, and vinyl. The permission is also called mechanical rights. Agreement nito is papayag si owner na gagamitin ng audio
format lang. Audio lang yung pinakagagamitin mo. Audio format. Dito naman tayo sa synchronization license. It's an agreement between a music user and the owner of a copyright composition that grants permission to release the song in a video format. Ito yung may mga video na. Siyempre, magko-cover ka, kailangan din ng video, di ba? This permission is also called synchronization rights, sync rights, and syncs right. So, ibig sabihin, pumapayag si owner na gamitin ng audio-video at nakadepende din ito kung paano mo ilalabas o i-expose ang music. Dito rin na pag-uusapan ang mga fees, yung mga bayad-bayad na yan. Pero medyo malalim na yan, hindi na natin sila pakikialaman sa ganyan. Tanong ulit, pero paano naman kung walang license? Dito na pumapasok si YouTube para maglagay ng copyright. Halimbawa, lumabas sa algorithm niya yung cover song mo, automatic, ipapaalam niya yon sa may owner. At doon niya nilalagay yung copyright. Lalo na kung magkiklaim yung owner. Kaya nagkakaroon ng copyright claim. Malinaw. So, ano ang mga dapat gawin? Unang-una, do nothing kung hindi naman makaka-apekto to sa channel mo at hindi naman nag-claim si owner, okay lang. Hayaan mo na lang siya, at least share na lang kayo sa revenue. Pangalawang gagawin mo is dispute claim. Ito medyo malalim. Pwede ka mag-dispute ng claim kung alam mong may license ka or original mo yung kanta. Pangalawa, sa pag-claim ng dispute, dapat hindi mo siya gagamitin o pagkakakitaan. Dito ngayon pumapasok si no copyright infringement intended. Yung makikita niyo sa mga banda, sa mga nagla-live ngayon, sa mga nagpo-post, nilalagay yun sa kanilang description. Pero minsan daw useless yun. Lalo na kung mag-claim si owner. Kumbaga parang respect na lang, verbal na lang yun, kaya nilalagay yung gano'n, no copyright. Ang pinakahuling solution na dapat mong gawin is imu-mute mo or replace the song. Kung imu-mute mo siya, hambawa kasi marami ng views, hindi mo na siya mabura dahil masasayang yung views, imu-mute mo na lang siya. Lalo na kung mag-a-apply pa lang ng monetization. Kung i-replace mo naman, paano kung cover song yun? Ang pangit, di ba? Bumubuka yung bibig mo tapos iba yung lumalabas na kanta. Pero kung background song lang siya, mas maganda na, i-replace. Para buo pa rin yung video, napapanood pa rin nila ng maayos. Pwede rin trim. Halimbawa, intro lang yung nilagay mong music. Yun lang yung pinaka, alam mong may copyright claim. Yung pinaka intro. I-trim mo na lang. Pwede mong putulin yung video. Halimbawa, nasa intro o nasa gitna. Pwede yan, magagawa. Meron akong tutorial sa mga ganyan, guys. And pinaka lasting pahabol ko pala. May mga nare-research naman na non-copyright CPR, pero mahirap pa rin magtiwala doon. Pero sa YouTube din, mag-search kayo. Sa library, non-CPR talaga yon, no copyright talaga yung mga nandun. Pero meron kasi may mga naglabas na rin ng mga channel na ano naman sila, credited. No copyright na yung mga minus one nila. Hanapin nyo na lang siguro sa YouTube, i-research nyo. Pero yun nga ang sabi ko, wag din magtiwala. Baka bigla sila maghabol. Paano kung mag-trending sa'yo? Habulin nila doon. So that's it mga ka-TV. Maraming salamat. I hope na nakatulong ako, lalo na sa ating mga kapwa musikero. At least makakatulong to kasi nung bago pa lang ako mo-monetize, nangangapa din ako, nagtatanong-tanong din ako. So gumawa ako ng video para makatulong naman sa iba. Anyway, may mga tutorial naman ako dyan kung ano mga dapat gawin, kung paano i-trim, kung paano i-mute, o ano pang mga dapat gawin. Ilalagay ko na lang sa description yung link. Maraming salamat ulit. And God bless us all. If may mga comment kayo and may mga tanong, please write down below, comment down below. Isa-isayin natin sasagutin yan. Masipag naman ako magbasa. Maraming salamat. Like, share, and subscribe. Bye!